Nakikinig ako sa inyo habang nasa daan ako, no? Tapos ang pinag-usapan nyo si De Lima. Sir Laura, please respect the office. Nanalo naman sa Pandaraya, Smartmatic, yung hayop na. Sino? Wala pa ako isang taong narinig. Sa dami na taong nakakausap ko, na binoto nila si De Lima. Bako. Talagang Smartmatic. Ano lang yan? Creation, creation. Halata naman eh. Ngayon ganito, ito yung angulo na hindi ninyo nakita. Hindi pa pala ninyo napag-usapan. Actually, dati ko na itong argumento, kaya lang, nawala na sa isip ko eh. Eh, pinaalala sa akin na ang aking kaibigan na si John Rania, no? Yung tukol doon sa stupid judicial principle na gustong i-establish ni Leonin. Ni Marivic Yonin. Anong principle to? Di ba nag-file, nung ma-file na yung kaso sa RTC, okay. Nag-file ba naman sila sa Supreme Court ang motion to quash the information? Sino ang file? Sila De Lima. Nag-file sila ng motion to quash the information, which is weird. Weird kasi, hindi na ginalang yung ano, hindi sinunod yung procedure ng hierarchy of courts. Eh, sa RTC, naka-file yung kasi, di doon ka mag-file ng motion to quash. Ah, hindi sila nag-ano? Pag dininay ng court, di mag-court of appeals. Supreme Court nag-file ng motion to quash? Court, alam mo ang katwiran na stupid reasoning ni, ano, ni Marivic Yonin? Ano nang sabi ni... Judicial economy. Kasi daw, total naman, i-dismiss ng RTC yan. At pag pinahal naman ng appeal sa Court of Appeals, i-dismiss ng Court of Appeals. So better file it in... look how stupid Marivic Yonin is. Okay. Diba, saan ka nakakita ng ganun? We might as well abolish the MPC, the RTC, the Court of Appeals. Diretso na lahat. Diretso na lahat sa Supreme Court. If that is his argument. No? Yan ang resulta ng mga incompetent... non-qualified... Wait, ang action nila sa Supreme Court is a motion to quash yes, the information? The information. Hindi ano? Hindi grave abuse? Hindi! Ha? Hindi! Hindi certiorari. Hindi certiorari? Oo, ang ano is motion to dismiss, motion to quash. Because the information daw is ano, is defective. Defective. Okay, ganito yan. Merong prinsipyo, doktrina ng hierarchy of courts. Yeah. Dito kasi, unang-una, the Supreme Court is not a trier of facts. It only discusses questions of law. Yes. And if that question of law calls for an interpretation of that law or of its applicability to the Constitution, or if that law is unconstitutional. Yan. Okay, so, dito sa, if any person has acted with grave abuse of discretion. Not just abuse of discretion. It has to be grave abuse of discretion. Now, the trial court, dyan magta-try whether or not this actually happened, which is a question of fact. Okay? Ngayon, ang sinasabi ni Laila De Lima dito is, yung charge na final, which is what we call the information, doesn't state a crime. Okay, so ang unang magde-decide niyan, dapat yung RTC. Kasi nasa harap niya yung information at mag-conduct ng trial based on those facts or those findings that are in the information. Kung yung information na yon, walang crime, pwede mong i-dismiss yung entire case kasi nga walang crime. Walang crime. Okay? Ang ginawa ni Laila, walang pasabi-sabi sa RTC, akyat siya sumbong kagad sa Supreme Court. Walang crime. Wala naman talaga. Motion to quash and dismiss the case. A motion to quash is filed before the RTC. When you go to the Supreme Court, you file a petition. Okay? You file... It's an entire new case. Okay? When you go to the Supreme Court. And your case will usually be something is wrong with the trial. So the judge made a bad decision. Hindi ka aakyat based on something that comes straight from the prosecutor's office at naka-file sa harap ng judge at yung judge has the power to decide on your issue, aakyat ka diretso sa Supreme Court. Okay.